ganon, di ba? Hindi pa nagising. Very young yung filmmaking nila sa Georgia. But Georgia is in between Asia and Europe. And there are only 30 Filipinos there. So nakakatuwa kasi ang ganda na ma-discover ng bansang to. Dahil na, ayun, may mga kababayan tayo doon. Tapos yun, maganda ang kultura nila, maganda ang lugar. Very mysterious and rich in culture. Medyo maluho ate. Medyo maluho siya. Alam mo naman ako, yung mga pelikula mo dyan sa kanyang... Why does it have to be set in Georgia? Nasa kwento din. So hindi ko pa masabi eh. Kasi because of sa kwento. But definitely dalawang Pinoy ang artista na rin sa Georgia. Pero meron din ibang artista. So ano yun? Parang more or less doon sila nag-meet? Parang ganyan? Yes. OFW sila? Ganyan? Hindi, yung isa may business. Pero ang hirap eh. Hindi ko pa masabi. So Pinoy yung mga actor? Yeah. Pinoy yung lead actor ko. Lead actor. So. Dito sa kalo. Pwede na? Hindi eh. Ay, yung babae? I can't say anything yet kasi I think hintay natin yung statement. Pinay din? Yeah, of course. Okay. Hintay natin yung statement ng iba if we can announce it. Kasi baka sabihin nila, pinapangunan. What's the tentative title? Wala eh. Untitled. Untitled? Kaya nag-iisip ako ng magandang title. It's a rom-com or? No, it's a suspense drama. Suspense? Yeah, in Georgia. So iba naman siya. Rom-com. Okay. Yeah. So, pero ano siya, tao dito, nasa, magkaan na karoon, nagpre-prod na kaya? Yeah, nagpre-prod na kami ngayon, nag-ayos pa kami ng mga, syempre, budget, kaya pa ba? Kaya pa ba namin? Tapos, by end of, hopefully, if maging maayos, end of November, makaalis kami. Pero sa inyo, nagbigay sa inyo ng inspirasyon na doon mag-shoot? Okay. No, actually, it was my cinematographer. Kasi naghahanap ako ng place na rich in culture, nababagay din sa pelikula, sa suspense drama. And naghahanap ako ng place na parang walang masyadong Pinoy. Okay. Kung saan aalis yung character na walang masyadong Pinoy. Bakit siya pupunta doon? Why all pull things Europe? Kasi... Pwede namang Asia like Bhutan or Myanmar. Susunod. Georgia muna. Kasi Georgia muna. Nung sinabi sa akin ng cinematographer, i-research mo yung Georgia. Nung nakita ko siya sa internet, and sobrang dami niyang wonders of the world. So, yun. Kaya tinignan ko and maganda siya. Pumunta kami doon. Nagustuhan ko. Ano ko siya ng cinematographer. Ngayon, ikaw ang nagpasimulo. Kasi, ayan, siyempre, si Empoy, big star dahil sa'yo. Ngayon, siyempre, sumunod na maraming mga artista. Yeah. Plain looking, like Gerald Napoles, like si... Grabe yung plain looking. Plain looking na lang. Okay. Pepe Herrera. Tao dito, anong masasabi mo na nabibigyan na sila ng praise? Sobrang nakaka-proud. Kasi kilala ko si Gerald Napoles. Naging artista ko siya sa teatro. Pepe. Yeah, si Pepe Herrera, taga-teatro din. So natutuwa ko, more than the looks, it's more of their acting. Eh natutuwa ko dahil ang binibigyan ng pagkakataon na yung maging bida ay yung may talento sa pag-aartista. Hindi na tinitingnan ng itsura. Because theater and film is very cruel. Diba? Alam mo naman, pag pangit ka, wala kang pag-asa. Or kung lagi kang kabinsyante lang. But you can never believe. So nakaka-proud sobra akong feeling ko nga, ako lagi yung director. Kasi nakaka-proud sila, lalo na kay Gerald na kaibigan ko. Pero more or less, dahil sa ikaw nagpasimula, yung mga directors siyempre nahihirapan din na to follow suit kasi more or less yung success nung ano, parang hindi pa na-duplicate ng kita-kita. Kasi meron diyan na yung mga sumunod, hindi ganun, hindi naman nag-hit, di ba? Well, ganun naman talaga eh. Mahirap naman. Kahit din naman ako eh, nahihirapan na sundan ang sarili ko. Sundan ang pagiging blockbuster ng kita-kita. I mean, ganun talaga, hit or miss siya eh. But you just have to move on. And kung ano yung gusto mong pelikula, just do it. And sana supportahan ng mga Pilipino para makagawa pa kami ng susunod na pelikula. And ang maganda doon sa kita-kita kasi, nagbigay siya ng window, kumbaga, ma-appreciate ng mga tao na iba't ibang genre, iba't ibang style. So, yun. So, would you say na, more or less, parang unpredictable na rin ang choice ng audience niya? I think, para
sa tingin ko hindi unpredictable naman yung audience kasi hindi mo na alam unexpected kung... yung kay Tabita tapos may mga nag-try na mag tapos kumita ang $100 na may iba din tapos yun ang tabang mga sumunod na kumita diba si Denaya Galen Never Not Love You no, kahit pa paano kahit rom-com siya na iba yung style diba so I guess yeah nag-iiba na rin yung gusto ng mga tao. Dating nagsimula ka sa teatro, hindi mo, possible ba makita namin na ikaw naman ang ma-artist? Ako talaga gustong-gusto ko na talaga. So, what? Discover talaga ako ng mga ni-direct, gaya po ni-direct Paolo Villaluna. Joke. Ay! Ay! Ate to? Sana talaga. Kami married this week. Oo, married na. Sana talaga ma-discover ako. Yan ang hindi alam ng mga tao. Oo. Ewan ko ba, bakit? Pero talaga hindi, talaga. Akala sa kanya. Ha? Ano na? May project ka na sa kanya. May project ka? Ano na? Kung 2 years kami married. Ano na po siya? Kinidnap ko na. Sana naman, sana din po nananawagan po ko sa mga direktor. Nabigyan po ako ng pagkakataon naman. Kung nabigyan po ng pagkakataon sila. Alam po, sana yung mga... Hindi mo ba ano? Siyempre, hinahanap. Hinahanap ko, sobra. Gusto mo Marte, oh. Sobra talaga. Kumbaga pa-direct ka, kaninong gusto mo? Hindi dati dinlayan na dito yan. Si Paolo. Sa lahat. Hindi ako, wala akong pinipili po. Kahit ano po. Hindi ko lang po kaya maglabas ng suso right now. But, backless ng halikan. Kaya, no pumping. Yung pumping pag-iisipan ko po. Depende po sa role. Hindi ko alam kung seryoso ay ko. Seryoso ako. Seryoso ay ko ba ito? Yung mga ganun medyo. Depende po. Tingnan ko po kung ano po yung tinatawag ng kailangan sa role. Pero okay na sa'yo, mga lesbian. Oo, bakit naman hindi? May pinipili ba ang ano, role? Nagpasimula sa... Kahit sino po, kaya ko pong halikan. Hindi po ako mapili. Darating po ako on time. Directs. Gusto ko, why not? Diba? Kaya lang hindi lang ako maka-arte talaga kasi, sa theater. Kasi busy eh. Like Love Diaz. Yeah. Diba? Nag-a-arte. Si Love naging artista ko. Diba? Si Love. At sobrang nami-miss ko talaga yung theater. Actually, more than the films, the baka theater. Baka naman susunod si Brilliant de Mendoza niyo. Yung artista sana. Mo. Sana. Si, yun na. Kasi ayaw akong kunin nila. Sila yung kukunin kong artista. So, ano dyan? Ano pa yung mga programming na pangalami sa'yo? Yung film na yun sa Georgia. Sana talaga matuloy na siya ako din. Para, yeah. I'm excited kasi it's a different genre. It's not, alam mo yun, kailangan ko mag-suspense, drama. Wow. So, yeah, I'm excited at the same time. I'm so afraid. You're definitely Viva artist yan. Yes, Viva artist. And I'm not sure about the supports, but definitely Viva artist yan. Kasi it's for Viva. Okay. So thank you.